recently we passed an iServe ordinance. Ang batas na yun, on a voluntary basis, a registered voter of the city can get a card from us. Eh. Dalawang bagay yun. Una, nais namin sana na parang meron kaming tracking ng services that we provided for a resident of the city. Pangalawa, para merong incentive to get the card, merong mga discount yun and some privileges. Effectively, it should be a city ID. Ang parating issue niyan, di ba yung privacy. Kaya napag-usapan dito na very basic yung information. Now, very likely, magiging operational yan dito na kay Mayor Bonggat. O, nandun na yung card. Nandun na yung infrastructure, yung sistema na lang yung wala. But then, that will allow us to track. Example, patient A goes to city hospital, swipe yung card, basahin yung card, nakalagay doon, patient A went, ito yung kasakit niya, ito yung gamot na binigay namin, etc. Patient A goes to Metro Peso, dito yung ganyan. Di magkakaroon kami ng tracking. Ano ba yung mga servisyong na ibigay namin sa inyo? Number two, ano ba yung servisyong most demanded of us? Ibig sabihin, pagkayasa ng tao, sabihin namin, ito yung most popular na or most needed services ng city. In that way, we'll be able to prioritize our funds. So ang ginawa po ng LGU, bumuo sila o nagawa silang programa yung i-governance program kasi nakapaloob doon yung i-governance card. Doon sa i-governance, merong bibigyan ka ng card, ano ba yung discount mo? Meron kang 20%, meron kang 50%, meron kang 100%. Yung senior citizen po at saka PWD are automatically given 100% discount. Yung mga employee po ng pamahalaan, ng barangay, yung mga volunteer sa community, ito pa ay 100% na rin na binibigyan ng card. Pero yung mga may trabaho, tinitingnan po nila regarding dun sa criteria kung meron silang 20%, 50%, at hindi sila pwedeng bigyan. At yung i-governance helps us dahil dalawang, pwede mo dalawang pananaw. Una, nakukuha yung pinakamagandang deal para sa city. Pangalawa, maniniwala yung tao rito na hindi namin nanakawan yung pera niya, kaya willing siya magdagdag ng bis niya. Kasi palagay ko, the other important element of generating and mobilizing resources is trust. Kaya, it's really a multi-pronged approach. You're doing this because you would like to get more for less. You're doing this because you know you'll need more money so that you'll have more of less. Then be able to translate that into more outcomes. At yung system of providing information to everyone, to a certain extent, this empowers us. But then it empowers people who have a stake on what we do. Between not sharing information, because some people will really nitpick and try to find fault, and sharing information, in fact, by doing so, you'll be able to encourage a lot of people to engage with government. Doon ako. Palagay ko, if you need more information, you can come and see us. Wala man, hindi naman yung problema. But then, some of what is posted there, it's just plain and simple, magkano yung paracetamol? Kailan yung bidding? Sino yung nag-bidding? Ano yung mga batas sa Naga? Ibig sabihin, all of this, you know, opens yourself to questions. But then, in as much as we're willing to answer, we'll answer. Kasi yung level of detail will depend on the need of the person who's reading it. Sa amin naman, nang pinost namin yung budget na yan, willing kaming i-detalye. Kasi alam namin na there is a good chance na tatanungin kami for us. Ako yung tiwala ng mamamayan. I think which is very, very important. Palagay ko yung the mere act of providing people information is in fact you're conveying to them that you know, we're not hiding anything. At kami, pwede nyo kami pagkatiwalaan kasi kung may tinatago kami, hindi namin ibibigay sa inyo yung information. Pangalawa, palagay ko to a large extent, it keeps us on our toes. Ibig sabihin, dahil alam namin na ibabahagi namin sa tao kung ano yung nangyayari, matatakot kaming gumawa ng kalokohan. Kasi pag gumawa kami ng kalokohan, mababasa niya yun. Kaya palagay ko, yun yung self-policing mechanism namin. Kami naniniwala na pag wala kaming bantay, madali yung tentasyon na gumawa ng hindi tama. Kaya sabi namin, dahil pinagkatiwalaan tayo ng lubos, ibalik natin yung kapangyarihan sa mamamayan,
bantayan natin yung ating sarili. And that's the reason why in 95, we passed the People Empowerment Law. In 2001, we passed the I-Governance Law. Ibig sabihin, naniniwala kami na mas papakinabangan ng tao yung kanyang mandato sa amin kung makikita niya na handa kaming ibalik sa kanya yung kapangyarihan. Ako kasi palagay ko yung participatory planning and budgeting. These are tools. And but then these tools are important, but then as I've said, sometimes fostering relationships are more important than just the tools. Kasi nga good working relationships will allow you to work beyond the boundaries. Budgeting is just probably a small part of the engagement. Diba yung aming relasyon sa kanila is year-round? Yung budget is just one corner of it. And maybe that's an important corner, but that's not the only corner. Kaya pag tinanong mo rito sila, minsan nga parang taken for granted na nandito si taga rito para pag-usapan natin yung tungkol sa pera sa city hall. Hindi na siya, it's something that is not novel. Day to day siya. Kaya nga dito palagi ko naghahanap kung ano pa. At tatapating kita, mahirap din.